Noong araw, maraming mga kakatwang bagay na nalalaman ng mga tao patungkol sa iba't ibang nilalang na maaaring gawa ng mga natural phenomenon at kung minsan naman ay gawa din ng mga tao. Ang eskwela ay hindi uso kung kaya't nananatiling walang kaalaman ng mga tao at madalas na nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Subalit sabihin man natin na may mga bagay na gawa-gawa lang, sa kabilang banda ay marami pa rin talagang kakatwang bagay, gaya na lang ng isang lugar sa Palawan, kung saan napakalawak na mga karagatan na nakapalibot sa buong kapuluan. Ang kwentong tampok sa video na ito ay tungkol sa karanasan ng isa nating kababayan na itago na lang natin sa pangalang Negro. Isa siyang maglalako ng mga nyok at mga bunot na siyang gamit sa pagpapakinis ng mga sahig noong araw. At magbabago ang buhay ni Negro sa sandaling makilala na niya ang kakatwang nilalang ng Niyugan. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Negro. Malimit po kaming pumunta sa malawak na kuprahan. Ako ang toka sa pagtitinda ng mga nyog at mga bunot na siyang ginagamit sa mga sikat na tanghalan sa bayan. Madami akong nagiging suki tuwing sasapit ang Linggo dahil araw yun ng pahinga at marami sa mga suki ko ang mahilig magpakinis o magpakintab ng kanilang mga sahig. Hindi bababa sa 100 ang aking kita sa araw-araw. Malaki na ang 100 upang magkaroon ako ng ipapakain sa aking pamilya. 10 kaming magkakapatid at lahat ng kapatid ko ay hindi nakaranas na pumasok sa eskwela dahil na din sa matinding kahirapan ng aming nararanasan. Mabuti na lang din at hindi ako naging babae dahil ang aking ama ay masyadong matulis at manginginom. 10 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Ang sumunod sa akin na si Nelia ay nasa edad 15. Ang mga sumunod pa naming mga kapatid ay napakabata pa. Ang aming nanay ay walang trabaho kundi ang maglaba ng mga gamit namin, magluto at kung minsan ay nagtatanim ito ng mga gulay. Hirap kami sa buhay, subalit ang tatay kong mangkukopra ay hindi pa nasisiyahan sa kanyang mga ginawang supling. Sa tuwing wala si inay, ang aking kapatid ang siyang ginagawa niyang parausan. Kung kaya't galit na galit ang kapatid ko at naisipan na lang na lumayo at hindi na nagpakita sa amin. Sinama din nito ang iba pa naming kapatid na babae. Kung kaya't ako na lang at ang dalawang lalaki sa bunso ang natira. Galit na galit ako sa aking ama dahil sa mga pinaggagawa niya. At dumating sa punto na parang gusto ko na lang magpatiwakal dahil sa matinding kalungkutan at hindi ko na nakikita ang iba ko pang kapatid na mas nakababata sa akin. Hindi ko gusto na watak-watak kami. Isang gabi, naglalakad na ako sa pilapil pauwi sa aming tahanan. Nang walang ano-ano, may kung ano akong narinig. Pagkatapos may nakita din akong kakaibang bulto sa isang puno ng nyog. Sino yan? Huwag kang manakot. Hindi ako natatakot sa'yo. Matapang na wika ko habang inaaninag kung sino ba ang bulto na nagkukubli sa dilim. Nakita kong bigla itong bumaba sa puno ng Niyugan. Takot na takot ako dahil nakita ko ang nilalang na gumagapang ng mabilis at naghugis na parang bata. Anong klaseng nilalang ka? Malakas na tanong ko habang pinipigilan na lumabas ang takot sa tinig ko. Ilang sandali pa, ngumiti ito ng nakakatakot. Ano mang hiling mo ay tutupadin ko. Wika sa akin ng kakaibang nilalang.
Hindi ko alam kung pinaglalaruan ba ako nito o talagang tumutupad ito ng kahilingan. Sinubukan kong umisip ng hiling na para sa lahat. Subalit, sinalungat ko ang nais ng estranghero. Sino ka? At bakit mo naman ako tutulungan? Eh hindi naman kita kaano-ano. Wika ko sa kakaibang nilalang na yon. Nagulat ako nang bigla niyang tanggalin ang kanyang ulo. At ang pinagpugutan nun ay naging bibig nito. Takot na takot ako dahil talagang nakakatakot yun. Matatalas at maraming ngipin sa taas at baba nun. Hindi ko lubos maisip na makakasalubong ko ang kakatwang nilalang na ito. Mabilis akong kumaripas ng takbo dahil natatakot na ako. Nang makarating ako sa aming tahanan, ay mabilis kong sinarado ang pintuan ng aming bahay at napaluha dahil hindi ko lubos akalain na makakakita ako ng ganoon. O negro, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sambit ni nanay sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang mga bagay na nasaksihan ko. Hindi talaga ako makahinga sa sobrang takot ko sa nakita kong yun. Mabilis kong pinag-isipan kung hihiling ba ako kay nanay na wag nang tumuloy bukas upang magtrabaho. Nangangamba ako na baka makita ko na naman ang nakakatakot na nilalang na sumalubong sa akin kanina sa daanan. Hindi ko din alam kung papayag si nanay sa nais ko. Anak, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo na sa akin kung ano ang nangyari. Sambit ni inay sa akin. Ayaw ko naman na matakot sila dahil sa kwento ko. At hindi ko din nais na isipin ni nanay na nawawala na ako sa aking sarili. Kung kaya't imbis na sabihin kay nanay ang buong pangyayari, mas pinili ko na lang na manahimik. Isang umaga, mabilis akong nagtungo kung saan nakatira ang aking kapatid na si Nelia. Hindi ko gusto sabihin kay nanay ang nangyari, kung kaya't kay Nelia na lang. Nakakasiguro akong hindi naman ako pagtatawanan ni Nelia sa mga kakatuwang pangyayari sa akin ng gabing yon. Kung kaya't lakas loob akong humarap sa tahanan nito upang sabihin kung ano ang nangyari sa akin. Nadatnan ko si Nelia na kasama ang mga kapatid namin na babae. Bali, pito silang babae na nasa isang maliit na kubo sa gitna ng kakahuyan. Mas maituturing na ligtas sila doon kaysa sa puder ng aming ama. Nang makita ko nito, ay dahan-dahan itong tumayo at niyakap ako ng mahigpit. Kuya, kumusta ka na? Wika ni Nelia sa akin. Nelia, may nais sana akong sabihin sa'yo. Para na din ito sa'yo at sa mga nakababata nating kapatid. Wika ko sa kanya. Hindi ko alam kung papaniwalaan ba ako ni Nelia sa oras na sasabihin ko ang lahat. Tumingin ako sa kanya. At dahil buntis si Nelia, mas mainam kong dadahan-dahanin ang mga sasabihin ko. Huwag ka sanang mabibigla. Ikaw lang kasi ang nais kong makaalam nito kaysa kay nanay at tatay. Sambit ko sa aking kapatid na si Nelia. Ano ba yun, kuya? Wika ni Nelia sa akin. Tuwing maggagabi na o kahit alas 5 ng hapon ay huwag na kayong lalabas. Sambit ko pa kay Nelia. Pero nagtataka lang siya sa mga sinasabi ko. Nelia, mayroon kasi akong kakatwang nakita sa Niyugan. Isang bulto ng tao. Tatanungin ka niya kung ano ang kahilingan na nais mong matupad. Ngunit kapag hindi mo ito sinagot, bitin kong sambit sa kanya. Pero napansin kong matapang pa din ang kapatid ko at parang walang kinatatakutan.
Hindi ko gusto ang ideya kung sakaling makasama ang sasabihin ko dito. Kaya naman pinaupo ko siya at kumuha ako ng tubig upang maging kalmado siya sa oras na sabihin ko na ang nais kong sabihin. Nakita ko ang iba kong kapatid na lumapit sa amin ni Nelia at niyakap ako. Mga kapatid ko, sana kapag alasing ko na ng hapon wala nang lalabas ha. Sambit ko sa kanila. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang itsura. Bakit naman kuya? Sabay-sabay nilang tanong sa akin. Ang totoo niyan, kagabi kasi habang naglalakad ako pa uwi, may nakasalubong akong pugot. Wika ko sa kanila. Ayun lang pala? Sambit ni Nelia. Anong yun lang pala? Nakakatakot ang kanyang wangis. Matatalas ang kanyang mga ngipin. Nakakatakot. Sambit ko pa kay Nelia. Ay naku kuya, hindi mo kasi sinabi sa kanya ang kahilingan mo. Ayan tuloy, natakot ka tuloy niya. Minsan na din kaming humiling sa kanya. Itong bahay kubo na ito at mga pananim na gulay, siya ang may gawa nito. Sabi sa akin ng isa sa mga matanda dito, iilan lamang ang pinapakitaan ni Nognog. Sambit ni Nelia sa akin. Hindi ako makapaniwala. Natatakot ako kasi baka mamaya may iba pala itong nais. Naisip ko lang na sa panahon na ito, wala nang libre. Kaya naman kaduda-duda ang mga gawi ng kung anumang nilalang na yon. Mabait ang mga aswang ng Niyugan. Siya ang nagligtas sa akin at sa mga kapatid natin noong may masamang taong nagdangkang pumasok dito. Mabuti na lang talaga at natawag ko siya. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa amin. Wika ni Nelia sa akin. Maya-maya pa ay narinig ko ang kakaibang yabag. Nandyan na siya. Mahinang wika ni Nelia. Nagtatanong ang aking mga mata na tumingin ako kay Nelia. Kinikilabutan ako sa mga sinabi niya. Nakakasama nila ang pugot na tinatawag nilang Nognog. Nandito na ba siya? Sambit ng kung sino mula sa labas. Oo, nandito na siya. Sigaw na sagot ni Nelia. Isang lalaki ang pumasok. Sa aking palagay ay hindi nalalayo sa akin ang edad nito. Hinarangan ko si Nelia ng akmang hahawakan nito ang aking kapatid. Siyempre, buntis ang kapatid ko. Natatakot ako na baka kung anong mangyari sa kanya. Kaya naman mabilis kong sinalaga ng akma niyang paghawak sa kapatid ko. Kuya, ano ka ba? Sinugnog ang nagligtas sa akin. Hindi niya ako pababayaan. At mas lalong hindi niya ako sasaktan. Huwag kang mag-isip ng kung ano man kuya. Wika ni Nelia sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi niya sa akin. Labis-labis ang nadarama kong takot para sa aking kapatid. Akmang hahawakan ako ni Nognog. Kaya naman napayuko ako sa sobrang takot at biglang nagdilim ang aking paningin.